Bagong balita sa bagong umaga ng bagong Pilipinas. Nagalok ng 1,000,000 pabuya ang Davao City Police sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa dalawang sangkot umano sa pagpatay sa isang modelo at negosyante na si Yvonne Plaza Chua. Si Chua ay pinaslang sa harap mismo ng kanyang bahay noong December 29, 2022. Sa ulat ng UNTV, ang reward money ay galing paumano sa iba't ibang individual mula sa Davao Region na nais tumulong upang maresolba ang kaso ni Chua. Ayon pa sa ulat, may dalawa na umanong persons of interest ang patuloy na iniimbestigahan ng pulisya. Sa iba pang balita, gusto ni Secretary Jaime Bautista ng Department of Transportation na imbestigahan ang nangyaring kapalpakan na technical problem o pananabutahe sa ating Communication Airlines Company. Dapat umanong magkaroon ng malalim na imbestigasyon ang Senado at Malacanang upang malaman ang tunay na problema. Ibig sabihin mga kabisi ay matagal na nilang alam ang problema, ngunit hindi lang nila ito inaaksyonan. Ano ang masasabi niyo mga kabisi? Totoo kayang sinasabotahe ang communication airlines natin? At sa huli, ang gobyerno ang masisisi. Ayon naman kay Atty. Mike Abe, sa pagkasira umano ng communication ng CAF ay labis na naapektuhan lamang ang may hirap, samantalang ang mga VIP ay nakakalusot kapag nakakagamit ng airport. Narito naman ang komento ng ating mga kababayan. Ayon kay Pablo D. Guzman, nang lumabas ang issue na yan, pumasok agad sa isip ko na it's some kind of sabotage. Dapat malalim ang investigasyon ang gagawin. Palitan na ang agency na yan. Ayon naman kay Resty Pexon, yan kaap, yan ang dapat sisihin. Kulang sila sa inspeksyon sa makinarya. Dapat ay alisin yan kaap. Militar na lang ang mag-operate, okay ba yon? Sorry. Ayon naman kay Jim Orpilla, good morning po sir, tama po kayo, only in the Philippines. Issue ito, na tinitingnan po ng ating pamahalaan bilang isang national security concern. Tama po kayo, this is a national security concern sapagkat imagine, wala pong gumagana, kahit nga pa 10 oras lang yon, walang gumana na traffic control system sa buong Philippine airspace. Isip-isipin nyo, nai-imagine nyo po ba yung ganung klase ng sitwasyon? Walang nagmo-monitor sa pumapasok at lumalabas ng mga sasakyang panghimpapawid sa Philippine airspace. Hindi po ba, mga kababayan? Halimbawa na lang, pumasok na mga invaders dito sa atin. Hindi natin mamomonitor yun dahil lang po sa walang power supply. Anak ng bakang dalaga. Oh. Kung bakit naman ito po yung nangyari ng January 1, bagong taon. At alam po natin kung gaano karami ang flights na aalis at darating sa Pilipinas, hindi lang po sa NAIA, kundi sa iba't iba pong mga paliparan po sa bansa. Kaya nga inuulit po natin yung pagpapaliwanag dito, hindi po ito problema ng NAIA. Hindi po ito problema ng Davao Airport o hindi po problema ng Cebu Airport. Ito po ay problema ng buong bansa na ang pwede po nating ituro ay ito pong government agency na Civil Aviation Authority of the Philippines. Ito nga pong CAAP. Medyo matindi po itong sitwasyon natin, mga kababayan. Sobrang matindi po yung sitwasyon natin. Ni may nagme-message sa atin dito sa atin dito si Rab TV. Sabi niya, civilian ang pinag-uusapan dan. May nagmo-monitor naman na Philippine Air Force.
Eh, sige po, kung yun po ang gusto niyo sabihin. Pero ito pong, alam niyo po ba na may mga insidente na pumapasok po sa ating bansa? Nagawaan ko pa ng report yan. Sometime in 2011, meron pong mga pumasok na mga Chinese aircraft dito sa Pilipinas na minomonitor po ng KAAP yun sa pamamagitan po ng ating radar system. But of course, may kanya-kanya po tayo mga kaalaman tungkol po sa bagay na yan. Hindi po namin kukontrahin yan. Well, anyway, binabanggit po natin yon just to emphasize that this issue is really an issue of national concern. Tingnan niyo po yung attendees sa meeting, mga nasa security cluster po ng gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ang tanong natin, ba't ba umabot sa ganito? Ano ba yung napag-usapan dito po sa pulong na ito? Meron po akong at least tatlong mga kausap mula na nag-attend po sa pulong na yan. Isa po ang direksyon, ano? Ang direksyon po ng usapan diyan is that wala pong sabotahe. Wala pong cyber attack na nangyari. Ito po, patungo po sila sa konklusyon na ito ay mechanical / technical problem lamang. Ito po, binabasa ko yung mga messages sa akin eh. Ating pag-usapan, open daw po si Secretary Jaime Bautista ng Department of Transportation. Okay? Para ho dyan sa pumalpak na technical problem umano or sabotahe umano dyan po sa KAAP. Komunikasyon ng mga airlines company ng isang araw sa buong bansa na apektuhan. Okay? Gusto na ni Secretary Bautista magkaroon ng malalim na investigasyon, Senado or ang Malacanang, para daw mailabas nila ang talagang tunay na problema. Ibig sabihin, alam pala nila na mayroong problema pero hindi nila binigyan ng solusyon nitong mga nakarang araw para hindi mangyari itong pagkasira at na-stranded ang 56,000 na mga pasahero. At higit sa lahat, maraming airlines company ang bumagsak ang kita o hanap buhay sa unang araw ng ating bagong taon. Okay? So ano inyong masasabi yan? Kaugnay pa rin ang isyong ito sa akin pong pananaw, observation, analysis sa kasalukuyan, napapanahon na na i-abolish na ang KAAP. Okay? Itong Civil Aviation Authority of the Philippines o KAAP na nangangasiwa ng mga paliparan, komunikasyon ng ating mga airlines company at lahat ng airport, domestic o international. Baka mas maganda gumawa na tayo ng bagong opisina na tawaging Philippine Airport Authority. Kasi po pag sinabing Philippine Port Authority, nationwide po kasi ang sakop ng KAAP. Pero kung merong Philippine Airport Authority, magkakaroon po yan ng talagang kapangyarihan. May regulatory body na silang didisiplina at magmo-monitor sa mga policy, gagawa ng mga policy at programa para ipatupad ng mga opisyalis na magiging Philippine Airport Authority. Sa ngayon po, sa ilalim ng KAAP, sila-sila lang yan eh. Pag may sumabit, may problema, sila rin ang mag-iimbestiga. Sila rin ang mag-decide kung anong pananagutan. Pwede nga nilang ibaliwala ang kapalpakan ng iba. So, walang authority ang, walang magawa ang management ng KAAP kapag mayroong mga pumapalpak dyan sa opisina niyan. Kung yung matatandaan, marami ng taon nakakalipas, nagkaroon ng hostage drama dyan sa tower, sa airport. Dahil mayroong problema ang ini-expose yung mga dating opisyal. Kaya nagkaroon ng hostage drama. Binaliwala hanggang kaya hindi na-resolve yun. Marami rin ho mga anomalyang nagputukan dyan sa mga bidding, mga facilities ng KAAP. Wala rin hong napanagot. Wala rin hong natanggal dyan. Matagal na hong may problema yung KAAP. At ngayon, na wala namang bagyo, walang earthquake, napakaganda ng panahon, bumigay pagkatapos technical problem lang daw. So, di ba? May kakulangan sa maintenance, may kakulangan sa pagpapatakbo ang mga opisyalis dyan. Sana may mag-resign. Kailan kaya? Bakit ayaw nyo mag-resign? Dapat siguro may mag-resign talaga dyan para makapaglagay ang Pangulong Marcos ng tao na pwede hong maghawak nito. Para tumino, nakakahiya.
Nasira ang ekonomiya natin at nakakasira sa international dahil balita ito sa buong mundo yung pagka-stranded at nasirang komunikasyon ng ating kaap dahil pati international flight na apektuhan. Isa pa sa issue ho sa nangyaring ito na medyo kakaiba. Malagay ko, tataas ang kilay nyo rito. Ito bang pagkasira ng communication ng kaap? Talagang ang naapektuhan lang ay mahihirap ang mga VIP ay nakakalusot at nakakagamit ng airport. Alam niyo kung bakit? Kasi controversial po, kilala natin, kilala ng lahat, businessman Manny Pangilinan. Di umano galing siya ng Japan. Naipit siya nung araw na yon, unang araw sa pag-uwi. Nagreklamo, bakit siya hindi makalanding? May sariling eroplano yan eh. Pero after ilang oras, aba nakalanding, late nga lang. Nakauwi ng bahay. So ang tanong, pag mga VIP na may sariling eroplano, nakakalanding at nakakagamit ng airport, kaap, ano ito? Palakasan? Bakit pag mahihirap at sumasakay ng commercial airlines, na-stranded sila? Just imagine, ulitin ko, 56,000 na mga pasahero ang nadamay dito at sa labas ng Metro Manila. Maraming international connecting flight ang naapektuhan. Hanggang ngayon, hindi pa rin normal ang mga pagsasakay ng mga pasahero dahil 72 hours ang binigay para daw bumalik sa normal at may hatid sundo ang lahat ng pasahero nakabok noong araw na yan. So, hindi pa talaga normal. Hindi totoong normal na. Masasabi lang natin normal ang airport kung maayos na hong kung walang rebook, walang na-stranded, at walang nag-ahahabol sa kailang schedule. Ngayon po, lahat nangyayari yan eh. Anong normal na pinag-uusapan? Hindi pa ho normal. Abnormal pa ang operasyon dyan. So, inga ho yung tanong natin ulit. Tulad ng sinabi ko, pagka may sariling eroplano at mga VIP nakakalanding, nakakagamit ng ating airport, nagreklamo lang kung bakit hindi siya makalanding, pinalanding na at nakauwi ng bahay. Samantalang ilang oras, nagagalit, nagugutom, napapagod ang mga mahihirap sa ating airport dahil hindi makalipad, dahil walang eroplano. So, ano ito? Kaap. Pag VIP, na ipuprovide nyo ang communication ng eroplano, pag commercial at mahihirap, hindi pwede. Wow, only in the Philippines ito. Yan ang mga nangyayari. Kaya dapat nga malalim na investigasyon, walang VIP treatment, dapat pantay-pantay, lahat tayo may kailangan, lahat tayo ay may karapatang mag-travel dito at sa abroad. Bakit? Naiipit tayo sa kalokohang ito. Malinaw na merong kalokohan dito. Huwag pagtakpan sana ng pamahalaan, panagutin ang lahat ng mga sangkot dito. At sabi ko nga, dapat may mag-resign. Bakit hindi pa kayo nag-resign, mga taga-kaap? Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Or lakas ng loob na inyong panindigan itong inyong ginago, itong nangyaring ito sa kabila ng talagang may problema kayo? Inuulit ko, walang anumang typhoon o anumang earthquake, walang dahilan para masira. Pero biglang nasira ang communication. Kapabayaan, incompetent na opisyal at kawal ng kaap. Kung hindi kayo nahihiya sa inyong mga sarili, mahiya naman kayo sa taong bayan. Dahil alam ng taong bayan, kayo ay may pagkakamali, may pagkukulang, dapat may pananagutan. Ano po ang inyong masasabi dyan sa ating mga tinapik ngayong araw na ito, pagkakataong ito sa Mike Abi Opinions, Facebook page at sa YouTube channel. Like, share, subscribe. Okay? Para po tayo ay nagkakatulungan. Marami pong salamat. At yan ang bagong balita sa bagong umaga ng bagong Pilipinas. Ito po si Leon DC. At ito ang World News Report. Rewind. React. Respond. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.